Habakuk. Ang panalangin ni Habakuk. Ikatlong kabanata. Ito ang panalangin ni Propeta Habakuk. Panginoon, narinig ko po ang tungkol sa inyong mga ginawa, at ako ay lubos na humanga sa inyo. Gawin niyong muli sa aming panahon ang ginawa niyo noon, at sa araw na ipadaman niyo ang inyong galit. Maawa kayo sa amin. Ikaw ang banal na Diyos na darating mula sa Teman at sa bundok ng Paran. At ang inyong kadakilaan ay makikita sa kalangitan. At dahil dito, pupurihin kayo ng mga tao sa mundo. Darating kayong kasing liwanag ng araw. May sinag na lumalabas sa inyong mga kamay, kung saan nakatago ang inyong kapangyarihan. Darating kayong may dalang mga salot. Kapag tumayo kayo, ay nayayanig ang mundo. At kapag tumingin kayo, ay nanginginig sa takot ang mga bansa at gumuguho ang sinaunang kabundukan at kaburulan. Ang inyong mga pamamaraan ay mananatili magpakailanman. Nakita kong nagiba ang mga tolda sa Kushan at sa Midian. Panginoon, tulad kayo ng sundalong nakasakay sa karwahe na nagbibigay tagumpay sa labanan. Nakahanda na kayong pumana, pero sino ang inyong kinapopuotan? Ang mga ilog ba at ang mga dagat? Ang mga ilog ba at ang mga dagat? Pinabitak nyo ang lupa at lumabas ang tubig. Ang mga bundok ay parang mga tao na nanginig nang makita nila kayo. Umulan ng malakas. Umugong ang tubig sa dagat at lumaki ang mga alon. Tumigil ang araw at ang buwan sa kanilang kinaroroonan sa kislap ng nagliliparan nyong pana at kumikinang nyong sibat. Sa inyong matinding galit ay tinapakan niyo ang mundo at niyurakan ng mga bansa upang iligtas ang mga taong pinili ninyo. Pinatay niyo ang pinuno ng masamang kaharian at lubusang nilipol ang lahat ng kanyang tagasunod. Tinuhog niyo ng sarili niyang sibat ang ulo ng pinuno ng kanyang mga kawal. Ginawa niyo ito nang kami ay kanilang salakayin na parang buhawi upang kami ay pangalatin. Sapagkat kagalakan nila nalipulin kaming mga kawawang nagtatago dahil sa takot. Para kayong sundalo na nakasakay sa kabayong nagtatatakbo sa karagatan hanggang sa lumaki ang mga alon. Sinabi ni Habakuk, nang marinig ko ang lahat ng ito, nanginig ang aking buong katawan at nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ako at nangatog ang aking mga tuhod. At dahil sa ipinahayag na ito ng Panginoon, matiyaga akong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa niya sa mga sumalakay sa amin. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar.